Sa videong ito, tatalakayin natin ang 10 mga pakinabang ng bawang para sa ating katawan. Bago tayo magsimula at interesado ka sa ganitong video, mag-subscribe ka na at bigyan mo na rin kami ng thumbs up sa ibaba ng video at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming video. Kaya tara na, simulan na natin! Halos lahat ng mga paborito nating ulam ay mayroong bawang. Madalas kasi pagigisa ang unang hakbang sa pagluluto ng mga pagkain Pinoy. Kaya naman, halos lahat ng pamilyang Pilipino ay hindi nawawala ng bawang sa bahay. Pero alam nyo ba, na bukod sa masarap itong ihalo sa pagkain, ay marami rin itong medical properties. Ang bawang or Allium sativum ay isang uri ng halaman na matatagpuan sa loob ng pangkat ng mga dilaw na kasama rin ang sibuyas, chives, o leeks. Pinaniniwalaang nagmula ito sa kanlurang Asya at sa pamamagitan ng Mediteraneo ang pagpapalawak nito ay nagsimula higit sa 7,000 taon na ang nakalilipas. Pangunahing binubuo ang bawang ng mangganiso, vitamina B6, vitamina C, selenium, at sa isang mas maliit na sukat, ngunit hindi bababa sa calcium, potasa, phosphorus, iron, o vitamina B1. Ang Asya ang pinakamalaking tagagawa ng bawang sa buong mundo, kasama ang China na may 12 milyong megaton bawat taon na nangunguna sa ranggo susunod ang mga bansang Mediteraneo, ng Hilagang Amerika, at bahagi ng Timog Amerika. Number 10. Mga tulong upang mawala ang timbang. Ang isang sibuyas ng bawang ay may 4 na kalorya lamang at naglalaman ng mga antioxidant na makakatulong sa iyong pagbabawas ng timbang. Ang mga pangunahing dahilan ay ang bawang ay lumilikha ng pakiramdam ng kapunuan at sa mga tuwid, pinipigilan ang gana sa pagkain. Kaya't ang mga pagkakataong makakuha ng pagbabawas ng timbang. Ang ilang mga pag-aaral ay nagpapahiwatig na ang bawang ay nagpapasigla sa sistema ng nerbiyos at naglalabas ito ng hormone adrenaline na nagdaragdag ng metabolismo. Kung mas mataas ang metabolismo, mas madali ang pagsunog ng taba. Siyempre, tulad ng anumang pagkain, pagmo-moderate sa pagkonsumo nito at palaging nasa loob ng balancing dieta na sinamahan ng physical na ehersisyo. Number 9. Mabisay itong panlaban sa high blood pressure. Matapos ang masusing pag-aaral na pag-alaman ng mga eksperto na malaki ang may tutulong ng bawang para pagandahin ang blood lipid profile mo. Nakakatulong din ito para palakasin ang tinatawag na blood antioxidant potential ng isang tao. Sa madaling salita, pinapababa ng bawang ang mataas sa cholesterol level sa katawan, pati na rin ang blood pressure sa mga pasyenteng may hypertension. Marami pang pag-aaral ang kailangang gawin, ngunit maganda ang potensyal na nakikita ng mga eksperto pagdating sa paggamit sa bawang panlaban sa high blood pressure. Number 8. Mabisa itong pang-detoxify. Kabilang ang bawang sa mga superfoods na mabisang pang-detoxify sa katawan, mayaman ito sa allicin na tumutulong magparami ng white blood cells sa katawan. Ito ang siyang tutulong sa iyo para labanan ang mga toxin sa katawan mo. Ayon pa sa mga eksperto, mas maganda kung kainin mo ito ng hilaw. Para mas madali itong kainin, pwede mo itong i-chop o tagdarin at ihalo sa gulay. Kung ayaw mo naman ng lasa ng bawang, pwede kang uminom ng mga garlic supplements. Number 7. Nakakapagpaganda ito ng buhok at balat. Dahil mayaman sa antioxidant at antibacterial properties ang bawang, sabi ng mga eksperto, mabisa itong panlaban sa mga acne-causing bacteria. Mataas din ang bawang sa manganese at selenium na siyang nakakatulong para mas maging maganda ang tubo ng iyong buhok. Makakatulong din ito para mas maging malusog ang iyong anit. Number 6. Nakakatulong ito para maiwasan ang Alzheimer's disease at dementia. Sabi ng mga eksperto, ang tinatawag na oxidative damage mula sa mga free radicals ang isa sa mga pangunahing dahilan ng mabilis na pagtanda.
Isa sa mga maituturing na benepisyo ng bawang ang pagiging mayaman nito sa antioxidant. Ayon sa isang pag-aaral, ang pag-inom ng garlic supplements araw-araw ay nakakatulong para damihan ang antioxidant enzymes sa iyong katawan. Binabawasan din ito ang tinatawag na oxidative stress para sa mga taong mayroong high blood pressure. Kapag pinagsama mo ang dalawang benepisyong ito, magiging mabisa itong panlaban sa mga brain disease tulad ng Alzheimer disease at dementia. Number 5. Tumutulong na mapagtagumpayan ang anemia. Ang isa sa mga pamunuan sa hingin ng anemia ay ang kawalan ng kakayanan ng katawan na lumikha ng sapat na pulang selula ng dugo, hindi magandang dieta o kakulangan sa iron o ilang bitamina ang karaniwang sanhi ng kondisyon na ito. Ang isang remedyo sa bahay ay ang pag-inom ng hilaw na bawang. Hindi lamang ito may kakayahang makatulong na bumuo ng mga pulang selula ng dugo, ngunit nakakatulong din ito mapanatili tayong malakas. Number 4. Nagbibigay ng maraming mga benepisyo sa sistema ng pagtunaw. Bagaman ang bawang ay maaaring maging sanhi ng gas para sa ilang mga tao, ang pag-inom ng bawang ay tumutulong upang mas mahusay na maproseso ang pagkain na natupok natin sa ating digestive system. Bilang karagdagan, tumutulong ang bawang na alisin ang basura mula sa katawan tulad ng bakterya at sa gayon, maiwasan ang pamamaga ng bituka at tiyan. Number 3. Bawasan ang mga sipon. Ang mga suplemento ng bawang ay nakakatulong na mapalakas ang immune system at maiwasan ang mga karaniwang sakit tulad ng sipon o trangkaso. Number 2. Anti-cancer. Ang bawang ayon sa mga pag-aaral ay posibleng mayroong anti-carcinogenic properties, particular para sa colon, tiyan at prostate cancers. Sa stomach cancers, malamang sa pamamagitan ng epekto ng paglanghap sa H. pylori. Sa epidemiologic studies sa tiyan at colorectal cancer prevention, ang paggamit ng bawang mula 3.5 grams hanggang 30 gramo ng sariwa o lutong bawang bawat linggo. Number 1. Kapag inilalagay mo ang bawang sa iyong tenga, nagdudulot ito ng init mula sa loob ng iyong katawan kung saan ay kaagad na gamutin ang iyong pamamaga ng mga ugat, pananakit ng ulo, lagnat at pananakit sa iyong tenga. Dosis ng bawang para labanan ang kanser o bosin ang hindi bababa sa isang hilaw na sibuyas ng bawang araw-araw. Ngunit ang anumang gamot ay may limitasyon kaya dapat mga kaibigan nasa moderate lang dahil ang lahat ng sobra ay nakakasama sa katawan. Sana ay may natutunan kayo sa video ito.